Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa channel natin. Syempre, thank you lahat sa inyong mga patuloy na sumusuporta. Ayan, yung mga papunta pa lang dito, congratulations sa inyo. Yung mga alis na ng Pilipinas, papunta na ng UK, naghihintay na lang ng flight. Congratulations sa inyo, ano? Doon sa mga nagme-message sa akin, sana magkita daw tayo. So yung mga nagsasabi na sana magkita tayo, sana ma-meet nyo ako pagdating nyo dito, send nyo lang sa akin yung mga details ninyo. Pagka may time tayo, pupuntahan ko kayo. Syempre, yung mga malalapit, mas madali ko kayo mapuntahan, especially yung mga dito lang around the vicinity. May mga malalapit na nagsabi na napapunta sila dito. As soon as they arrive, pwede ko silang puntahan. Syempre, pwede ko kayong tulungan sa inyong mga pwedeng dalhan ng mga dapat na kailangan. Pwede ko kayong tulungan dyan. No? Syempre, kung may mga questions kayo, may mga advice kayo, I'm sure marami kayong mamimit ng mga Pilipino pagdating dito. Pero syempre, kapag kailangan nyo ng somebody na pwedeng makatulong sa inyo, I'm here, no, at pwede tayong tumulong. No? So, ngayon namang gabing ito, ang pag-uusapan naman natin, may nakita kong article sa internet, no, this is from nursing notes, no, at hindi ko alam kasi kung ano yung mga wala akong idea kung paano yung buhay ng isang nurse sa UK at buhay ng isang nurse sa Australia. So may nakita ako na article sa nursing notes, ilalagay ko ito dito sa description ang link para makita din niyo yung article na to. Pero this is basically a nursing in the UK versus nursing in Australia. Alin ba mas maganda? So, like I said, this is not my article. I am just giving this to you for you to be able to read it, and also syempre may explain ng konti na, dito sa channel natin, no. So, credit to the article, to the website na nag-post nito. Syempre, this is a blog from Chloe Dawson, no. So yan. So nursing in the UK versus nursing in Australia. So syempre, marami mga kaibigan tayo, marami tayong mga plano, marami tayong gustong gawin, no? Marami tayong mga iniisip kung saan tayo pupunta. May pupunta ng US, may pupunta ng Canada, may pupunta ng Australia, may pupunta dito sa UK, may gustong pumunta dito sa Europe, may gustong pumunta sa Saudi Arabia, meron sa Dubai. Syempre, ang basic na instinct natin is to find what are the information na pwede nating malaman tungkol sa lugar na pupuntahan natin. And one of the reason bakit tayo nagre-research, no. So, tingnan natin. Let's have a look. Read ang yung mga comparison ni Chloe dito sa kaniyang blog na to. Sabi niya, average salary sa UK at saka sa Australia. Syempre dito sa UK is ang average salary is 24,000 214 pounds, no, more or less mga nasa around 40,000 yan, 40,000 Australian dollars, no. So nurses working in London receive up to 20%, syempre mas mataas ng konti doon sa 24,214. So kaya medyo may 20% extra sila diyan for city allowance, no. So Australia, when we talk about the salary in Australia, they said it's 65,000 annual salary, 65,000 Australian dollars, no. In equivalent dito sa UK is 39,200
201 pounds yan. So 39,000 more or less around that figure ang salary doon. So kung titingnan mo, malaki yung difference. So malaki yung difference. This is actually from Brisbane or Sydney and Sheffield. These are the comparison. Sabi niya dito, Birmingham compared to Brisbane or nursing in Sydney to Sheffield. So those are the comparison. Syempre, sa Australia medyo mas malaki yung sahod. Syempre, nagbabago din yung presyo, yung salary na yan depending sa location. And dito rin, syempre pag nasa countryside ka mas mura, pag nasa city medyo mas mahal. No. So patient ratios naman. Sabi niya dito, she talked about a patient ratio. Sabi niya, in the UK, in general, the UK has a nurse to patient ratio as 1:8. No? Pag 1:8 ka, medyo hindi ka na toxic niyang konti lang pasyente mo, walo lang. Most of the time, kalimitan is 10 and above. No? Ang pasyente mo is 10 and above. Medyo dangerous na yan. Medyo marami kang pasyente, medyo toxic yan. So, sa UK, sa Australia, sabi niya is nurses to patient ratios on average is 1:4, no? So malaki ang difference, no? Parang sa unit lang namin isang nurse tapos apat na pasyente sa acute, no? Dito sa assessment. So medyo konti lang ang nurse, ang pasyente na hawakan mo kumpara dito sa UK is 1:8, no? Sa mga intensive care sa UK is high dependency o HDU, 1:2 minsan ang pasyente mo, dalawa ang pasyente mo, o kaya kapag ka ikaw ay nasa intensive care unit sa ITU, 1:1 kayo. Minsan kapag ka ikaw nandito, may isang HDU ka, may isang ITU ka, depende sa kaso ng pasyente. Sa Australia, syempre, HDU o ITU man yan, 1:1 ang pasyente. No. Now, regulatory bodies yan. Sa UK daw ang nagre-regulate sa mga nurses dito at sa mga sa health professionals are the Nursing and Midwifery Council, which is we pay 120 pounds to register ourselves, no, so that we could practice. Sa nurses wishing to transfer to international registration to the UK would be subject to application fee of 1,415. So, alimbawa, ikaw ay gusto mong mag-transfer dito, galing ka ng Australia, gusto mong mag-transfer ng iyong registration, may babayaran ka na 1,415 pounds para ma-register yung sarili mo. No? Sa Australia, Nursing and Midwifery Board of Australia, so NMBA, you have to pay $150, which is around 85 pounds. When we say $150, it's Australian dollars, basically. Tapos, for you to apply, kung ikaw magta-transfer ng registration, you have to pay $515, no? So, medyo malaki din ang difference niyan. So, work-life balance. Ito yung isa sa mga subject na sinabi ni Chloe. Sa UK, ang full-time daw na nurses is 37.5 hours per week. The majority of the healthcare organizations allow you to work 12.5 hours. So basically, you only have 3 days and a half for you to... minsan tatlong araw, apat na araw ang iyong duty. So 3 weeks kang tatlong araw, tapos last week mo, apat na araw para magmabuo yung 37.5 per week mo. So sa Australia, ang full-time nurses will be expected to work 40 hours a week. A majority of healthcare organizations in Australia are used a short shift regime. So basically, kung 40 hours ka, siguro kaya medyo mas malaki ang sahod dahil mas maraming hours ang trabaho. 2.5 hours ang difference. Pero konti lang yun kung tutusin. Pero ang kalimitan is
ang kanilang trabaho is short shifts. Siguro maybe ano to, ang 7 till 3 o 3 to 11, mga ganun. Hindi ko rin alam kung ano yung kanilang kwa. So sa tingin ko mas maganda yung working life, ano yung work life balance dito sa UK. Hindi ko kasi alam kung ano yung experience sa Australia, pero according to Chloe, this is 40 hours, a little bit more hours that you work in Australia if you are going to migrate there. No, so gender ratios naman, sabi niya sa United Kingdom daw and Australia have a very similar numbers of male to female nurse ratios. So konti din lang ang lalaki ng mga nurses doon. So siguro pag nag-migrate ako, dadagdagan ng isa yung mga lalaki. Wala masyado kasing lalaki na nag-aaral na maging nurse, no. So it's only around 12% sa UK at Australia ang number ng mga lalaki na nurses, no. Healthcare rankings, no. The World Health Organization rates United Kingdom as the 18th best healthcare system in the world. Compared to Australia ranks slightly higher doon sa 9th. So Australia is actually better kasi 9th siya sa ranking, no. Pang-siyam siya, tayo pang-labingwalo dito sa UK. No, so United States ay pang 37 sa buong mundo in terms of providing good healthcare system, no. So now education, sabi dito, UK nursing in the UK has been a graduate or profession requiring bachelor's degree since 2013. So napakatagal na panahon na diploma lang pwede ka na maging nurse, no. So ngayon lahat na mula ng 2013 dapat ay college degree na lahat ng mga, bachelor's degree na lahat ang mga nurses na magtatrabaho sa ospital. Kung hindi ka bachelor's degree, then you have to top up, no, kapag ka ikaw ay nurse sa UK. So everyone are all in standardized na at dapat ay graduate ka ng bachelor of nursing, no, bachelor of nursing in adult education and or equivalent kung galing ka sa ibang bansa, lalo na yung mga kababayan natin na galing sa Pilipinas, no. So education, you should have at least 35 hours of CPD, no. So ngayon ay I think sa buong mundo merong ganito, no. Sa Pilipinas may CPD din. Para every 3 years ang revalidation. So pagkatapos mo ng 3 years magre-revalidate ka, dapat sa revalidation mo meron ka at least 35 hours na na CPD. So Australia, nursing in Australia has been a graduate profession since 1990, no. So medyo mas advanced sila doon. Di sila tumatanggap ng hindi bachelor's degree kapag ka nursing ang papasukan mo since 1990. And in Australia, you only required 20 minimum hours para sa iyong CPD, no. So yan, so in terms of education. Now employment, Australia and the UK according to Chloe ay parehas lang, no. Nangangailangan ng napakaraming nurses dito sa UK. We are looking at least 50,000 nurses in the next 5 years. Kailangan ng nurses dito, and kokonti lang yung nagtitrain na maging nurse and kokonti lang yung mga nagiging nurses dito locally, no. So we rely on heavily rely on the nurses abroad, syempre lalo na yung mga kababayan natin na mga nasa Pilipinas. So kayo ay mag-apply na ng pagpunta dito, ipasa na ang IELTS, ipasa ang CBT, mag-apply na kayo ng NMC online at bilisan nyo ang pagpunta dito. Sabi ko nga, you could be here as soon as you pass all of them things, as long as you have requirements that you needed, yung mga
CBT, yung IELTS, yung yun lang naman kalimitan, at saka 1 year or 2 years, 1 year at least experience in your tertiary level hospitals na. No? So, yun, sa Australia, ganun din. Kung gusto nyong pumunta, I think they require IELTS as well kung ikaw ay gusto pumunta na Australia. Weather-wise, mas maganda daw sa Australia kaysa dito. Syempre dito, medyo malamig. Meron tayong four seasons. No? So, guys, yun, ang, like I said, follow this link below para makita ninyo, mabasa ninyo kung ano tong sinulat ni Chloe when it comes to the comparison of Australia and the UK when it comes to being a nurse. No, yun lang, maraming salamat, God bless, see you all later.